Good evening, guys. I'm here again for another unboxing episode. So meron ulit tayong dumating na box or package. Galing pa to ng UK. Matagal ko na siyang in-order. Siguro more than 2 months. Pinasi-cargo ko kasi itong package na to from UK or United Kingdom. So, ngayon lang dumating, December. So, bubuksan natin siya. Samahan niyo ako. Sabay-sabay natin tingnan ko ano ba ang laman nitong ating box ngayon. Okay? So, ito yung ating box. Yan. So, diniliver. Taga UK po yung nag-abot nitong box na to. Yan. So, makikita nyo, yung tape is, nakalagay is shipping cart. Yan. Shipping cart. Si shipping cart is isang forwarding company owned by Filipinos. Ang alam ko, mayari nito is Filipino. Meron silang warehouse sa UK and sa US. Yun. Sa kanila, ako kumukonek para yung mga in-order ko from other country, sa kanila ko pinadadaan, then pino-forward nila papunta sa akin dito sa Pilipinas. So, samahan nyo ako. Nai-open na tong ating box. Medyo malaki tong box natin ngayon, guys. Yan. Shipping cart. Anyway, pina-C-cargo ko to kaya medyo matagal eh. Pag pina-air cargo mo naman kasi sa kanila, I think ano lang, 1 month. 1 month yung delivery. Pero since ito, yan, makikita nyo, C. So meaning, via C cargo to. Kaya medyo matagal dumating. In order ko to, I think mga September. Hindi ko na matandaan yung exact date. Tapos, ang estimated arrival dapat nito is November. If I'm not mistaken, November 21. Kaya lang, nagkaroon ng delay pagdating doon sa Singapore port. Medyo na-hold yung package ko as per doon sa shipping cart. Ina-update naman nila ako regarding doon sa delivery. Yun. So, share ko lang sa inyo guys yung experience ko dito sa shipping cart. Okay naman kahit may delay, at least nag-update sila. Yeah. Okay, so let's start. I-unbox na natin ito. Ito, with my magic gunting. Yun, okay. So guys, so nabuksan ko na. Silipin natin, eto na siya. Karton. Ayan. Meron pang extra karton sa ibabaw. Eto na guys. Uy. Ang ganda nito. Okay, yun eh. Diba? Ito ang in-order ko sa UK. Air Plus. Wala ka makabibili nito dito sa ano, sa Pilipinas. Only in UK. So, kung gusto nyo order nito, search nyo lang sa UK yung Air Plus. Okay. Dami. Oh. Yan pa, isa. Okay, so tanggalin muna natin yan. Ang totoo, ito yung mga in-order ko. Unang E-rate, baba natin ng konti. Kaboom! So Jordan Cup, guys. Jordan Cup. Heritage 86 Jordan Cup. 2 pieces. Yan. Makikita nyo. Adjustable. Hindi siya snapback, guys. Adjustable. Ayan. It's a unisex cup. One size. Ayan, nakalagay. Then, Jumpman embroidered logo sa middle. Ayan. Tapos, curved type siya. Curved type. Ayan. Meron kasing dalawang klase kasi yung cup eh. Meron curved type, tsaka meron flat brim. Kung tawagin, ito curved brim. Yan. So, 2 pieces. Then, ito.
gusto ko to. So, order ako na marami. Ito guys. Kita nyo. 1, 2, 3, 4, 5. Nakita nyo na, may Nike sa gilid. Ayan o. Embroidered Nike. Pero ang the best dito, ito yung favorite din ko sa NBA. Yan. Chicago Bulls. Yan. Siyempre, team na favorite natin na si Michael Jordan. Yan. Limited edition to guys. So, hindi mahirap hanapin to. So, nakita ko siya sa UK. So, I ordered 5 pieces. Yun. Ay, makita nyo may hologram, NBA hologram, yan. So, nakalagay dito, adult unisex, adult basketball. Yan, ang ganda. Yung Chicago Bulls na logo niya, embroidered din yan, guys. Embroidered. Solid detail yung pagkaka-embroidered niya. So nice. Given the Nike swoosh, detailed yung pag ano, solid, hindi kung makikita mo sa personal, maganda yung pagkaka-embroidered niya. Yan, tapos snapback siya with the NBA logo. Okay. Yun. And wait, there's more. Ito pa guys. Ayan. Nakalagay. Thank you for shopping. Ayan. And sneaker stop. So may thank you card pang kasama. Ayan. Sneaker and stop. So shout out sneaker and stop. Sa branch nila sa UK. Alam ko meron din tong ano, sneakers and stuff sa US. So, pero sa UK ako naka-order. Meron pang pa-thank you. Tignan natin, meron pang card talaga siya. So, it reads, please fill out this form and place it on your package. Make sure to wrap and protect the shoebox so it makes it back to us in its original condition. Oh, so ano pala to? Return card kung sakaling yung diniliver sa'yo hindi mo na gustuhan or may damage, eto pala. Eto pala ang gagamitin mo para i-return sa kanila. Kaya lang, since ako nandito ako sa Pilipinas, dinaan ko sa forwarder to, mukhang may hirapan ako i-return to kung may damage tong mga items kung dumating. Ang galing. Sana ganito rin sa ano, no, sa Pilipinas yung mga store natin may ganito, merong return card, ano, return card. Ano guys, makita nyo. Tapos dito lalagay nyo yung refunds tsaka return address. Galing. Okay ito. So yun, sana i-adapt na ano to ng mga store natin sa Pilipinas. And eto pa guys, so meron pa tayo dahil cup pa lang yung nilalabas natin, so malaki tong box . So hindi ko na patatagalin. Jumpman Jordan, yan guys, black box Jumpman Jordan. Lapag ko muna. And not one, but two. Another one, Jumpman Jordan. Okay. And last one, wala na. No more. Guys, wala na. Then, we have two boxes of Air Jordan. Yan, nakita nyo. And yung kanina pinakita ko, 2 cups of Jordan Heritage 86 color red, and 5 pieces of Nike Chicago Bulls NBA limited edition cup. Okay.
So now balik tayo sa unboxing. I-unbox na natin tong 2 box of Air Jordan. Ano kayang Air Jordan to? Pag ganitong Air Jordan kasi mahirap i-guess ko ano yung laman kasi ito yung usual box ng Air Jordan, black box. Unlike dun sa mga naka-special box na design. So yung special box design na makita mo pa lang yung box, alam mo na kung anong sneakers yun. So ito, so tingnan natin kung ano yung laman ngayon ito. Unahin natin, mag-ibang size kasi siya eh. So isang 9.5 US size yung sinasabi ko, then isang size 11, kaya mas maliit yung nasa taas, 9.5 then 11. Unahin na natin yung 9.5. Lapag ko muna to. Okay, so it's an Jumpman Air Jordan. And it reads Air Jordan 1 Low. Air Jordan 1 Low. And the colorway is Gym Red, Black, White. Yun. So, dahil sa colorway, palagay ko alam niyo na kung ano to. Nagkaroon na ako nito. So, additional tong stock ng Kicks Out PH. Parang restock lang siya. May unboxing na ako nito eh. I think episode siguro 8 or 9. Hindi ko matandaan yung episode ng unboxing ko. Basta nandun sa list ng videos ko. Ayan. So, mabilis rin natin pakita to. Jordan 23 paper. Wrap. Ito siya guys. Ayan. Air Jordan 1 Low Gym Red. Diba? Stig, nag-hit tong pair na to. So, marami nagagawan dito. Nung nakuha ko to, kainitan pa niya nun eh. So, medyo natagalan lang tong delivery nitong galing sa UK. Yung una ko kasi mga nakuha ang pair, nakuha ko yun sa Nike PH. So, dumating na yung mga pairs na yun. 5 pairs yung nakuha ko nito nun. And actually, na-sold out na yung mga pairs ko nito. So, ito na. Ito, ngayon, i-post ko ito sa page ko. Baka merong naghahanap pa ng 9.5 nito. So, ito, may chance ulit sila makakuha. Okay. Yan. So, hindi ko na i-review yung details nito kasi may review na ako nito doon sa, yun nga, sinabi ko doon sa previous video ko, meron na ako nito. So makikita nyo yun. Yan. Yan guys. Makikita ko na lang. So nga hindi pa nakapanood ng unang video para ma-appreciate nyo lang. Yan, pink logo sa likod. Then black and red. Red outsole, white midsole, yun. Okay, then let's go to another one sa isa pa natin box. Whew. Okay, the last but not the least nalaman ng package natin from sneaker and stuff, then din dumaan kay shipping cart, so last na to nalaman. Uy, ganda pala nito sa personal. Uy, ito siya guys. Whoop. You know, kita nyo na. Ayan, kaboom! Ayan. So it reads, Air Jordan 1 Low, white, track red. Ayan, yun ang color niya, white, track red. Ayan, pero nakikita ko sa mga ibang online, tawag nila rito is, parang laser orange.
Blazer orange. May orange kasi siya yung inner niya. Tsaka yung Jordan Jumpman niya is orange. Yan. Okay, ito ay discussan natin ng isang mabilisan siguro. So, ito first time ako magkaroon na itong pair na to. First time ko siya makita in ano, sa personal. First time ko makita. So, maganda naman pala yung pagka-yellow and blue niya. Okay, so the usual Jordan 1 low. Mudguard niya. Color blue. Lace hole niya na nandito. Blue rin. Yan. Then yung tongue niya, blue. Blue with Jumpman orange. Then yung toe box niya is color white. Standard leather lang yung ginamit dito guys ng mga Jordans. Pare-parehas yung material ng blue, ng white. Ito yung sa heel niya, color yellow na same standard leather with the Air Jordan Wing logo na embroidered na kulay blue. And then the black swoosh on the outside and in the inside. Yan, so standard leather din yung ginamit. Sa ibang J1 Lowe's kasi, gumagamit na sila ngayon ng ano eh, ng patent leather na swoosh yung makintab. So, ito, all standard leather. Yan. Then, with the black laces, wala siyang, tingnan natin. Okay, so wala siyang extra lace. Usually, ang may mga extra laces kasi is yung mga Jordan 1 high. Yan, merong extra lace. Meron din sa mids tsaka sa low, ang nilalagyan nila usually ng ano ng extra laces is yung mga SE kung tawagin or yung special edition. So, yun. So, ito hindi naman siya SE. So, no extra lace. Then, tingnan natin yung loob. Then, paper shoe tree. Yung insole niya is color blue din with orange Jumpman logo. Ayan, color blue yung insole with the orange Jumpman logo. Ayan. Then yung outsole niya, black. Black outsole. Then yung midsole niya is white. Usual, the usual color ng midsole, white. So, ito bihirang-bihira na lang pinapalitan yung midsole na kulay. Usually, white talaga sa mga Jordan 1s. Yan. Diba? Tingnan nyo, banta. So yun guys, tingin natin, size 11 to. So let's check the size. Size 11, yan. Kita naman, size 11. And let's check the other pair. Yan, so size 11 din. Yan. Then, tingnan natin. Huwag kayong mabother kung lagi kong ginagawa sa sapatos yung pag-check nito. Yan. Kasi may na-experience ko na. So, kaya tinitignan ko talaga. Na-experience ko na nung bibili ako one time sa ano. Dito lang sa Pilipinas sa mall. Hindi ko nababanggitin kung ano yung boutique yun. May display sila. Yung binili kong ano yun eh, Jordan 1 taxi kung tawagin. It's a mid Jordan 1 na kulay yellow, then lock and check. Share ko lang sa inyo na experience ko. Nagpakuha ako ng size 10.5. So, nichinek ko yung size niya sa dito, sa tab niya, sa tag niya. Tama naman, both 10.5. Kaya lang, nung pinagtapat ko na yung pair ng ganito,
makikita nyo na halatang halata na halata lang na mas malaki yung isang pair. So tinawag ko yung ano, nag-a-assist sa akin. Sabi ko na, na bakit hindi parehas. So nung tinignan niya, pati siya, kinonfirm niya na, oo nga sir, pa, iba nga, magkaiba nga. So kuha na lang ako ng, ano, ng isa pang ano, pair of size 10.5. Yun. So nag-agree, narinig ko pa sila nag-usap. I think nung manager niya, sinasabi niya na, sir, parang may defect yata itong ano, mali yung sizing pagkagawa. Palagay ko, sabi niya, itong isang pair na to, pang size 11 to, sabi niya ganun. Kaya lang, yung size tag niya, ano to eh, hindi naman to nakaborda eh. Naka, ano, para siyang naka-heat press sa pinaka-tela. So, ewan ko kung paano nangyari dun sa pair na yun. Anyway, shinare ko lang sa inyo. So, nangyayari yun. Kaya minsan, kung bibili kayo, kung may pagka mitikuloso kayo, of course, syempre, magbabayad ka eh. Eh, magkano yung isang Jordan? Medyo expensive. Tapos, magbabayad ka din. Hindi pantay yung pair na nabili mo. Though, hindi mo papansin yun pag suot mo, kaya lang, ikaw na gumagamit, na mapifeel mo yun eh. Parang hindi komportable. Yung isa, maganda yung pagkakapit sa'yo. Yung isa, parang maluwag. So, mararamdaman mo yun. Ako, minsan nagtatry ako ng size 11. Feeling ko maluwag sa pa ako. So, paano pa kung yung isa, 10.5 yung isa, size 11. So, parang hindi maganda. So, parang sayang yung pinambili mo. Dumagagamit pa rin, pero sayang, mas maganda pa rin yung match talaga. Yun. So, well, anyway, sinare ko lang sa inyo yun. Yun experience ko. So, yun, guys. So, hopefully, nagustuhan nyo yung ano, unboxing natin ngayon, yung mga pinakita kong items. Hit the subscribe button kung inyong mamarapatin para sa mga susunod pa natin mga unboxing. Marami pa akong ipapakita dito sa channel ko. No, iba't ibang klaseng ano, Air Jordans. Yan. Or even other siguro Nikes kapag meron pa akong iba. Pero most likely makaramihan talaga Jordan ang pipicture ko rito. So yun guys, maraming salamat. Comment na lang kayo kung meron kayong gustong itanong. And pakilike na rin sana yung video. Yun, maraming salamat. Kita-kits ulit tayo sa mga susunod pa. And good night. Keep safe. Advance Merry Christmas and Happy New Year. And kicks out. Naku, hindi pala naka-record. Okay, so ito na yung ating box.